Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagising si Christine sa pamilyar na amoy na ito, iyong pabango na paborito ng isang tao. Nang maidilat niya ang mga mata, nakita niya itong nakangiti sa kanya na nakataas ang kilay. "Hey, kumusta ang pakiramdam mo?" agad na tanong ni Elisa. Hindi naman siya agad nakasagot at naramdaman na lang niya na pinupunasan nito ang pisngi niya. Di man lang niya napansin iyon na tumutulo na pala ang luha niya. "Andito lang ako, okay? Huwag kang umiyak." Wika nito, saka hinagod-hagod ang likod niya. Umayos naman siya ng upo saka yumakap kay Elisa. "Di ba matapang ka? Hindi ba? Lahat na lalagpasan mo. Kaya pati ito malalagpasan mo rin." Dagdag nito. Hindi niya alam pero kahit anong pigil niya sa luha niya, napatuloy pa rin ito na umaagos. "Elisa, parang mabibiyak yung puso ko sa sakit." Naiiyak na wika niya. "Di ko ginusto to pero nangyari. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Sobrang sakit." Dagdag niya. Hinagod-hagod naman ni Elisa ang likod niya na pilit siyang pinapatahan. "It's okay. Malalagpasan mo ito, Christine." Wika nito na pilit pinapagaan ang kalooban niya. "Nang makatanggap ako ng tawag na may nangyari sa'yo, mabilis ako nag-book ng flight to Manila. Gusto kitang makita at malaman kung ayos ka. At hindi ko kayang makita kang ganito." Wika nito. Pinahid naman nito ang luha niya. Saka kumala sa pagkakayakap at tumingin ng diretso sa mga mata niya. "Kung ano man ang nangyari, wala kang kasalanan. Naiintindihan mo ba, Christine? May mga taong gusto kang sirain. Kaya magpalakas ka at susugod tayo dahil ang mga tulad natin hindi agad sumusuko. Lalaban rin tayo dahil walang pwedeng umapi sa ating mga Avila." Wika nito. Wala naman siyang sinabi at tumango lang. "And kay Christian, anong plano mo? Fight or sight?" tanong nito. Hindi niya alam ang isasagot. Ito yung kanilang kasabihan kapag nagmahal sila. "Once they feel broken, they choose between fight kung ipaglalaban at sight kung hanggang tingin na lang na ibig sabihin ay lalayo." "Nagmamahal ka na nga, insan." Pagkukumpirma nito, saka sinusuklay ang buhok niya. "Nasasaktan ako, Elisa." Wika niya na itinuro yung puso niya. Minahal niya si Christian na kahit yung bataan at puri niya ay isinuko niya. Binigay niya ng buo ang sarili niya. Kaya ngayon, sobra siyang nasasaktan. "Ayokong manatili sa kanya kasi nadadamay siya sa sinapit ko. Di nga talaga ako swerte, Elisa." Mapaklang wika niya. Umiling naman si Elisa sa kapinunasan ang pisngi niya na dumaldaloy na naman roon ang luha niya. "That's give and take. Kasi mahal mo yung tao. At alam mo kung ano ang masasabi ko? He's your husband. Kasal kayo. Kahit noon na sa papel lang pero, kasal pa rin kayo. Kaya kung ano ang problema mo, of course, problema niya rin. Sa isang relasyon, kayong dalawa ang lalaban, hindi lang ikaw. Gusto mo bang kausapin ko siya? Gagawin ko yun para sa'yo. Sasabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong sabihin ko sa kanya." Wika ni Elisa. Yumuko naman si Christine at nag-iisip. Hindi niya alam kung ano ang ire-react at sasabihin niya. "Ayoko muna. Masyado pang masakit. Gusto kong dito na mamalagi. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nandito ako. Pwede ba yon?"
Tanong niya rito. Tumango naman ito sa kangumiti sa kanya. Buti na lang nandito pa itong bahay. Buti na lamang at magaling ako. Nakangiting sambit nito. Naguguluhan naman siyang nakatingin rito na nakikibit balikat nang kinunutan niya ito ng noo. Paano nga ba nakapunta dito si Elisa? Wala siyang idea. Basta masaya-saya na andun ito na inaaliw ng pansamantala na nakalimutan ang problema niya. Ngunit hindi maiwasan na namimiss niya ang mga yakap at halik na iyon. Habang naiisip niya iyon, ay nasasaktan siya. Ang matamis na pagmamahalan nila na umabot lamang ng 7 linggo. Pero ang pangungulilan niya dito, hindi niya kayang ipaliwanag. Yung mga maaasikasong tingin at pamatay na ngiti na nakita niya kapag nasa paligid si Christian. Mamahalin mo pa ba ako pagkatapos nito? O hindi mo na lang ako papansinin pagkatapos kitang guluhin? Tanong niya sa kanyang sarili. What? Bulalas ni Tim nang lumabas na ang investigation. Binigay nila ang recorder sa detective at pinaimbestigahan ang nangyari. Paano niya nagawa iyon? Hindi makapaniwalang bulalas ni Axel. Silang tatlo lang ang nakakaalam ng investigasyon at nagulat sila na si Marvin ang lalaking secretary assistant ang nasa likod nito. Si Marvin ay naging secretary niya at na-promote na maging assistant niya sa loob ng ilang taon at nagtiwala siya sa kanya na kukunin ang mga mahalagang papeles at confidential ng ilang kumpanya. Ngunit ang nagtakda ng lahat ng ito. Pero ang nakapagtataka kung bakit niya ito ginawa. Wala naman siyang nakikitang koneksyon nito kay Krista Arevalo. Kailangan niya malamang ang totoo. Sa tulong ni Axel at ni Tim, they managed to observe Marvin dahil hindi kumbinsido sa nalaman. Marvin can do that. Kahit naging maayos na ang kumpanya, ang ibang investor ay takot pa rin na mag-invest. Baka maulit muli ang nangyari. Tambak na ang problema na iniisip niya. Hindi niya mahanap si Christine. Ang bawat gabi na lumilipas na hindi ito kapiling ay pasakit para sa kanya. Mababaliw siya kapag hindi niya nakita ang babae. Nag-aalala na siya rito. Isang linggo na ang nakakaraan pero pakiramdam niya ay buwan na ang hindi niya ito nakasama. Isang hapon na nasa loob siya ng kumpanya at andun si Marvin at naisip ng mga kaibigan niya ang isang bagay. He shouldn't say yes, pero ayaw niyang mamatay sa kuryosidad. Maraming katanungan sa isip niya na gusto niyang malaman. Naglalakad si Marvin sa hall ng building patungo sa security staff room at sekreto na itong sinusundan hanggang sa pumasok ito sa isang abandonadong kwarto roon. Hinintay niya itong lumabas ng ilang minuto na ang lumipas. Hindi pa rin ito lumalabas. Kaya lumapit siya rito at nakinig sa labas ng pintuan nun. That was not tilted and soundproof. Kaya maririnig niya ang usapan sa loob. Hey babe, can we just leave? Rinig niya ang pamilyar na boses ni Marvin. May ginagawa pa ako. Hindi ganun kadali na bitawan ko ito. Alalahanin mo na matagal natin itong pinagplanuhan noon pa man. Ngayong malapit na tayong magtagumpay, may kailan ka pang gawin para sa akin? Rinig niya ang sagot ni Krista sa tanong ni Marvin. Ngayong alam na niya, may koneksyon silang dalawa at naniniwala siya ngayon. Trinaydor siya ni Marvin at magkarelasyon ang mga ito. Naikuyom niya ang kamao sa narinig. Paanong hindi niya napansin ito? Bakit ang tanga-tanga niya? Sinisi ni Christine ang sarili nito sa lahat na nangyari na gawain naman pala ng assistant niya at ng ex-girlfriend niya. Nagawa na rin ang gusto mo. Tapos na ang lahat. Nakapaghiganti ka na. Ayon sa gusto mo. Wika ni Marvin. Bakit? May plano ka ba na traidorin ako? Yun ba ang gusto mo? Akala ko ba mahal mo ako? Lahat gagawin mo para sa akin. Anong ibig sabihin nito? Hindi yun okay? Wika ni Marvin. Oo nga eh. Hindi mo ako mahal. Singhal ni Krista. I do.
sagot ni Marvin. Pero hindi ko na ito nais pang ituloy. Kumain tayo ng sabay mamaya. Rinig niyang aya ni Marvin sa kausap. Naglakad naman siya papalabas ng hall at naghintay sa labi ng kumpanya. All this time, niluko siya ni Marvin ang pinagkakatiwala ang sekretarya niya. Nagtiwala rin si chairman kay Marvin. Ito ang dahilan kung bakit umalis si Christine at lumayo sa kanya. Nang makita niya itong naglakad papalapit sa kanya, kanya pa itong tinitigan sa kanaikuyom niya ang kamao habang papalapit ito nang umingiti pa sa kanya. Chris, hindi na nito natapos ang sasabihin nang inabaan na niya ito ng suntok. Natumba ito sa lakas ng pagkakasuntok niya. Nag-iinit ang kamay niya at gusto itong sugurin dahil sa galit. Marami namang tao ang nakiusyoso at nanunood pero wala na siyang pakialam. Dapat matagal ko na itong nalaman. Isa kang traitor. Pinagkatiwalaan kita. Ganito ang gagawin mo sa kumpanya? Galit na sigaw niya. Tumayo naman si Marvin habang hawak-hawak ang putok na labi nito sa katumayo ng maayos at pinagpagan ang nagusot na damit. Mr. Mondragon, what are you talking about? Tanong nito, saka sinapak niya ulit ito, dahilan para masapo ang panga nito. Hey dude, stop it! Sigaw ni Axel, nakakarating lang. Hinawakan nito ang braso niya. Tama na, marami ng tao. Pero hindi siya nakinig. Kinain na siya ng galit niya. Lahat ng ito ay kagagawa niya. Dahil dito nawawala si Christine. Kaya tama lang na itong kaharap niya ang magdusa at hindi si Christine. Traitor ka! Turo niya kay Marvin. Ginamit mo ang inosenteng tao para sa gusto mo. Bakit? Ano bang ginawa sa'yo na mali? Anong ginawa ko sa'yo para saktan mo yung taong mahal ko? Christine was innocent. Ginamit mo ang pangalan niya para sirain ang kumpanya. Ngayon, masaya ka na? Nagulat ka ba na naibalik ko ang pera? Fuck you, Marvin. Sa lahat ng kawalang hiyang ginawa mo. Guard! Sigaw nito. Sa kanilingon ang papalapit na security guard. Get him out! Utos nito. Dahan-dahan namang lumapit ang guard kay Marvin. Kilala siya ng mga ito. Kaya hindi sila makapaniwalang magagawa nito iyon ng sekretarya niya. Now! Sigaw niya. Wala na siyang pakialam kay Krista. Basta mawala sa paningin niya si Marvin at mahanap si Christine. Maghaharap din sila ni Krista. Okay guys, tapos na ang drama. Back to work. Sigaw ni Axel na ikinukumpas pa ang kamay sa ere. Saka tinuro ang daraanan para sa mga empleyado. Nagsialisa naman ang mga tao na nanonood habang nagbubulong-bulungan. Tinahak na niya ang daan patungong elevator at pinindot ang floor patungo sa kanyang opisina. Nakatiim ang bagang na pumasok siya roon at pabagsak na sinara ang pintuan ng opisina niya. Nagulat naman ang ibang empleyado na naroroon kahit ang babaeng sekretary niya na si Jamie. Naupo siya sa swivel chair niya at nasapo ang ulo, saka sinuklay ang kamay sa buhok niya. Napasigaw siya, saka naihilamos ang kamay. Nagpupumilit siyang pumasok. Wika ni Tim, nakakapasok lang sa opisina niya. Tinawagan naman niya sa intercom ang babaeng sekretarya niya. Iligpit lahat ng gamit ni Marvin at itapon sa labas ng kumpanya. Bibigyan kita ng 20 minuto para gawin yan. Kapag hindi pa natapos, tatanggalin kita sa trabaho mo. Wika niya, saka agad na ibinaba ang telepono. Huy, hindi mo ba iniisip na sobra ka? Angil ni Axel. Masama naman siya nakatitig rito, kaya tumikom rin ang bibig nito. Hindi siya ang sumobra, kundi si Marvin. Ginawa niya lang ang dapat niyang gawin na palayasin ito. Maling ginamit nito si Christine para sa paghihiganti. Hindi nito naisip na isa siya sa nag-alaga noon kay Christine. Ngayon na mahal na niya ito, ayaw niyang nakikitang nasasaktan ito. At lahat gagawin niya malinis lang ang pangalan nito. Kung anuman ang plano nito at ni Krista, nakatatak na sa isip niyang magkakampi ang dalawa.
Tumayo naman siya sa kakinuha ang cellphone na nakalapag sa mesa niya at lumabas ng opisina. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Tim. Pero hindi siya sumagot at tahimik lang na tinahak ang daan patungong elevator. "Mas okay na ba ang pakiramdam mo?" tanong ni Elisa sa kanya nang makatulog siya ulit at magising ng tanghali na. Tumango naman siya sa kaumayos ng upo sa kama. "That's our Christine, matapang." "Paano mo nalaman na nandito ako?" tanong niya sa pinsan. Kung kanina hindi niya naitanong, ngayon gusto na niyang malaman. "Nung nabalitaan ko na napunta sa iyo ang pera ng kumpanya na nakalaan para sa mga proyekto, nagpa-imbestiga na ako roon. Ang sabi sa akin ni Joven, ikasama mo si Christian at hindi mo raw alam. Sa kanalaman ko na lang na nawawala kayo ni Christian. Alam kong itinago ka niya at inilayo sa gulo. Hanggang sa malaman ko na nasa isang isla pala ang pinagdalhan niya sa iyo. Akala ko hindi ka niya iiwan, pero nalaman ko na bumalik siya sa kumpanya. Kaya pinahanap na kita sa isla na iyon. Pero nahuli yung inutusan ko. Hanggang sa nalaman nilang nawawala ka. I asked my contact to look for you. Hanggang sa nalaman niyang andito ka. Hindi mo kailangan mag-alala, Christine. Dahil andito ako para sa'yo. At nangako ako kay Tito Vincent na aalagaan kita. Hanggang hindi ka pa nakakahanap ng taong mag-aalaga sa'yo habang buhay." "Thank you, Elisa. Masyado na yata akong pabigat sa'yo." "Huwag mong isipan yan. Hindi ka pabigat sa akin." Umupo ito sa tabi ng kama niya at niyakap siya. "Kahit kailan, hindi kita pababayaan at iiwan. Lagi mong tatandaan. Kahit anong mangyari, andito lang ako para sa'yo. Ha?" Tumango naman siya at yumakap sa baywang nito. "Thank you, Elisa." "Wala iyon," sagot nito. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila, bago ito ulit nagsalita. "Gusto mo bang kausapin si Christian? Marami siyang dapat ipaliwanag sa'yo. Gusto mo bang dalhin kita sa kanya?" "Ayoko, Elisa. Natatakot ako baka galit siya sa akin." Pagkatapos ng nagawa niya sa kumpanya, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Christian sa kanya. Siguro galit ito sa kanya at ayaw nitong makita siya. "Christine, trust me. Mayroon siyang rason at marami siyang dapat ipaliwanag sa'yo. Just this once, kung ano man ang sasabihin niya, alam kong katotohanan iyon. Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya? Sabi ng agent ko, lahat ginagawa ni Christian. Ang lahat upang protektahan ka at linisin ang iyong pangalan." Paninigurado nito sa kanya. Tumingin naman siya rito sa kadahandahang tumango. "Ngayon, kailangan mo ng maligo. Binili kita ng damit. Ikaw na ang bahalang pumili kung ano ang gusto mo." "Sige. Maghihintay lang ako sa labas, okay?" Tumango lang siya sa kadahandahang tumayo. Nang maiwan na siya mag-isa, wala sa sariling napatingin siya sa salamin. Kusang tumutulo ang luha niya sa kanyang mga mata. Ngayon, isa lang ang gusto niyang malaman. Nais niyang marinig ito mula kay Christian. Alam niyang masasaktan siya pero nais niyang subukan. Mahal ba talaga siya nito? O ginawa lang nito iyon gaya ng sinabi ni Krista? Kapag nagsawa na ito sa kanya, iiwan rin siya nito gaya ng ginawa nito kay Krista. Kinuha niya ang paper bag na iniligay ni Elisa sa sofa roon, saka pumasok sa banyo. "Christian, ano bang plano mo?" habol ni Tim sa kanya nang hindi siya umimik at sumakay lang ng diretso sa sasakyan niya. Napailing na lang ang mga kaibigan niya, saka sumakay sa kanya-kanyang sasakyan at sinundan si Christian na naunang lumabas sa parking lot ng kumpanya. Tumawag naman si Tim sa kanya at naka-conference call si Axel. "Pare, saan bang punta mo? Ano to, karera?" wika ni Tim sa kabilang linya. "Tara na, mag-fast and furious tayo." Sigaw naman ni Axel sa kabilang linya
saka bumusina pa ng malakas sa likod niya. Pinatay na lang niya ang tawag sa kanagmaneho patungong residence ng mga Arevalo. Patuloy naman sa pagbubusina ang dalawa niyang kaibigan sa likod. Pinulot niya ang telepono niya nang tumunog ito sa kasinagot. Manang, napatawag ka. Agad na tanong niya. Nandito si Miss Krista, sir. Gusto raw makausap si Christine. Isinabi ko naman na wala si Miss Christine rito. Kaibigan raw niya si Miss Christine. Nasa boses nito ang pag-alala. Hintayin mo ako dyan, manang. Huwag mo siyang hahayaan na makapasok. Opo, sir. Agad naman niya pinaharurot ang sasakyan at bumusina pa sa dalawang kaibigan na sumunod sa kanya. Ngayon mayroon na siyang idea kung paano matatapos ito. Pagkatapos nito, saka lang niya kakausapin si Christine. Sasabihin niya rito kung gaano niya ito kamahal. Hindi siya titigil hanggat hindi niya mahahanap si Christine. Papasukin mo ako. I want to talk to her. Hindi mo ba ako kilala? Kaibigan ako ni Christine. Malakas na sigaw ni Krista habang nagpupumilit na pumasok sa mansyon. Ma'am, hindi nga pwede. Wala rito si Ma'am Christine. Imposible. Nilinglang niya ako. Nagpadala siya ng voice recorder para siraan ako. Alam kong kasama niya si Christian. Agad na bumaba si Christian ng sasakyan at lumapit rito na nagingit-ngit na aura. Honey! Lumapit ito sa kanya, saka yumaka pero umiwas siya rito at lumayo. Sinaktan ako ng katulong mo. Please, bumalik ka na sa akin. Alam kong sasaktan at paglalaruan ka lang ni Christine. Hindi ka niya totoong mahal. Kaya please, bumalik ka na sa akin. Stop it, Krista. Angil niya. Saka winaksi ang kamay na nakahawak sa braso niya. Marami ka na nagawang kasalanan. Umuwi ka na dahil wala kang mapapala rito. Magsama kayo ni Marvin. No, hindi totoo yan. Wala akong kinalaman. Pumunta lang ako sa kumpanya mo para makita ka. Yun lang. Saka inutusan lang ako ni Marvin na pumunta sa isla mo. Ikaw mismo ang umamin sa ginawa mo. Hindi ko nga sinasabi yun pero alam mo. Now get out of her. Utos niya. Saka tumalikod. Saka naman nagsidatingan ang kanyang mga kaibigan at dalawa pang sasakyan. Alam niya mga kaibigan niya ang lulan sa dalawa pero hindi niya alam kung sino ang lulan ng dalawa pa. Lumapit siya sa sasakyan ni Krista at binuksan ito. Pumasok ka. Utos niya. Lumapit naman ang babae saka yumakap sa kanya. Natanaw pa niya ang mga kaibigan niya na napakamot sa ulo at suminya sa kanya. Pero hindi niya maintindihan kung ano dahil abala siya sa pagtutulak kay Krista. Please Christian, give me a chance. Pagmamakaawa nito. Umalis ka na. Sumakay ka na at umalis rito bago pa ako tumawag ng pulis. No please, huwag mong gawin sa akin ito. Mahal na mahal kita. Ano ba? Galit na wika niya, saka hinila ang kamay niyang hawak-hawak ni Krista. Bigla naman siya nakaramdam ng pagkahilo, kaya napahawak siya sa gilid ng sasakyan. I love you. Bulong ni Krista sa kanya, saka siya hinalikan na mapusok sa labi niya. Humawak siya sa braso nito para itulak pero masyadong mahina ang katawan niya. Kahit anumang oras ay mahihilo siya. Nanghihina ang tuhod niya at umiikot ang kanyang paningin. Anong nangyayari sa akin? Imbes na itulak ito palayo, ay hindi niya nagawa. Bagaman humawak siya sa balikat nito para kumuha ng lakas. Matutumba na siya anumang oras. Kinapan niya ang tagiliran niya at nahawakan niya ang isang hiringgilya. Tiningnan niya na may galit sa mga mata si Krista, saka halos matumba na. Hey, Christian! Rinig niya ang sigaw ni Axel. Pero hindi na niya kayang ibuka ang mga mata niya. Dahil ilang sandali na lamang at pakiramdam niya, mawawala na siya ng malay. Naramdaman naman niyang itinulak siya ni Krista papasok sa nakabukas na kotse nito. Ngayon, patas na tayo. Bulong nito sa kanya. Hey, anong ginagawa mo?
Rinig pa niya ang sigaw ng mga kaibigan niya. May bumuhat sa kanya at humila. Sa kanya naramdamang hinatak siya ng mga ito. Shit! Umalis na sila, Christine! Mura ni Axel. Christine! Naibigas niya sa isip niya bago siya mawala ng ulirat.